para sa September natin ay bukas para sa lahat ng ating mga minamahal sa San Juanenyo. Kaya kung sila ay mangailangan ng tulong, pag na-confine sila dito sa San Juan Medical Center, gaya po ng sinabi natin at sinabi ni Senator Bongo, meron tayong one-stop shop dito sa Manila Sakit Center na bago lumabas yung final bill, pwedeng lapitan ang PCSO, ang PhilHealth, ang DOH, pati syempre ang San Juan City Hall. At pag natulong-tulong ang lahat ng mga ahensyang ito, ay maaring zero na ang babayaran ng ating mga pasyente. Kaya malaking tulong ito sa ating mga mamamayan sapagkat alam naman natin na isa sa mga mahirap na lang tukunan ay yung pangangailangan medical, lalo-lalo ito. Bukod pa yun dun sa existing na project ninyo dun sa health services. Bukod pa yun. Kaya nga, kumbaga, lahat ng pwedeng ibawas ng Manila Sakit Center, pag naibawas na ito, kung hindi man na zero na, ay mababa na. At kung ano man ang natitirang halaga, meron tayong pangsalo dito sa ating public assistance center. Kaya malaking bagay ito kasi dati, yung bill, halos buo binabayaran eh. Ito ngayon, kung meron ka ng PhilHealth na ima-minus, kung meron kang PCSO, kung meron kang DSWD at DOH, mas malaking bawas ito sa kanilang bill. Dati kasi kung pupunta ka ng PhilHealth, sa ibang lugar ka pa pupunta, sunod na araw, lilipat ka sa PCSO, sunod na araw, pupunta ka sa DOH. Ito ngayon, nandito sa isang malasakit center, dito mismo sa loob ng ospital. Kaya hindi ka nalalayo sa iba pa, wala ka ng iba-ibang lugar pang pupuntahan, isang lugar na lang. Kaya ito yung tinatawag na one-stop shop. Okay, another issue, Mayor, yung Green Hills, kasi Pasko na. Yes. Paano yung siguridad na pinatutupad ninyo? Kasi bago pa mauso yung ibang mga lugar na sikat na shopping center, ito muna ang Green Hills nun eh. Anong siguridad na nakalatag dyan, Mayor? Nag-usap na kami ng ating Chief of Police, si Colonel Jaime Santos, at nag-usap kami para siguraduhin na safe and secure ang lahat ng pupunta ng Green Hills Shopping Center. Every year, alam naman natin na talagang dinadagsa ang ating Green Hills Shopping Center sapagkat ito'y sikat para sa bilihin para sa Pasko. Ngunit ang ilang mayor, si Samor, ay nakipag-ugnayan na sa ating Chief of Police, sa lahat ng kapulisan natin sa Luzon ng San Juan upang siguraduhin na walang krimen na mangyayari. Yung changes dun sa time, meron ba? O may mga 24 hours bang... Wala naman tayong 24 hours pero extended hours yun ang shopping center sapagkat holiday season na. At kung naalala ninyo, tayo nagpatupad din ng pagpapatanggal ng street parking dito sa Pino Shopping Center in compliance with the DLG Memorandum Circular 121. So, fully compliant ang San Juan sa ating road clearing operations at wala tayong makikita ng mga nakapark ng mga sasakyan sa kalye dito sa Green Shopping Center. Ito yung ginagawa natin upang maging mas mabilis at maayos ang daloy ng trapiko. Meron namang sapat na 4,000 parking slots dito mismo sa shopping center. So enough na yun, sakaling dagsayin ito ng yes, that is mga shoppers. Yung status nito yung panuwal medical center? Okay, sa kasamang palad, yung nakarang administration, hindi natapos ang construction nito sa panuwal medical center. Kaya naman kami po ang nagtatapos na nito. Tayo naglaan din ng 370 million pesos sa ating 2020 budget para sa operation sa San Juan Medical Center. In 2019, 280 million pesos ang pondo nito taon-taon. Ngayon, 2020 ay 370 million pesos na. Ang dagdag na 90 million pesos ay para siguraduhin na parating merong doktor, mga nurse. Kasi maraming umaangal, walang doktor, walang nurse. Nung inimbestigahan ko kung bakit, ang bababa pa na ng mga sweldo nila. Kaya wala rin talagang tatagal na doktor o nurse dito sapagkat ang liliit po ng kinikita nila. Kaya minabuti namin dagdagan ng ating budget para sa ating San Juan Medical Center para nga maging kompleto ng ating mga pasilidad. Tayo rin po ipapasok sa isang public-private partnership para kumpletuhin yung mga kulang pang equipment dito. At tayo ay nag-hire ng isang former AFP Surgeon General na si General Joseph Acosta bilang bagong Medical Director at Hospital Administrator. Kaya siya isang very experienced administrator. He is also a doctor. And during his time as AFP Surgeon General, 51 hospitals ng Armed Forces of the Philippines sabay-sabay ang pinatakbo niya. Kaya siguradong kayang-kaya niyang patakbuhin itong San Juan Medical Center. Kaya natin magiging fully operational. Yan, tinatapos na lang natin yung
ating construction dito, pag umikot ka dito sa hospital, marami pang mga lugar na hindi pa rin talaga tapos. At isa to sa mga naging problema natin sapagkat ang nakarang administration po ay utang ng 500 million pesos para sa renovation at construction nito, ngunit hindi rin natapos. So ito ang bagay na tinatapos natin sa ating administration. At makakaasa naman ang ating mga mamamayan sa Luwan na pag natapos natin ito ay magiging moderno at makabago ang ating mga kagamitan, ang ating mga pasilidad. Lalong-lalo na ngayon na meron na tayong malasakit sento. Ito ay